Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Panginoong Hesus, ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Hesus, ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinagmulan ng matapat na paninindigan ng mga banal, ang mga martir na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay minarapat mong tawagin upang mabuhay sa iyong piling matapos danasin ang krus ng pagtitiis sa kamay ng mga taga-usig, bunga ng kanilang pagdalangin para sa amin. Mapangatawa na nawa namin hanggang kamatayan ang pananampalatayang aming pinangahawakan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito, Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadadama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit ay di sapat na maging tahanan ninyo. Ito pa kayang hamak na tahanang aking itinayo. Gayunman, dinggin ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin, O Panginoon, aming Diyos. Dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi dito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa pook na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin at ang inyong bayan
Ding kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong, sa patyo mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad, maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Poon, hari namin, at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal, pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa isang libong araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Salita mo akitin ang puso ko at loobin, nang ikaw ay aking sundin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain nang hindi muna naguhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaguhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at ang mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lang naguhugas ng kamay ayon sa paraang iniutos.
Sinagot sila ni Jesus, "Tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo, mapag-imbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan, ang utos ng tao'y ituturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ang turo ng tao." Sinabi pa ni Jesus, "Kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minanan ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang may tutulong ko sa inyo ay korban. Alalaong bagay, inihahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahintulutang tumulong sa kanyang ama o ina sa ganitong paraay. Niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minanan ninyo. At marami pang bagay na katulad nito ang ginagawa ninyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo, na nandirito po at nagsisimba sa Quiapo Church, gayon din po ang lahat ng sumusubaybay sa atin sa live streaming. Tunay nga pong kay buti ng Diyos, dahil ngayon tayo ay kanyang pinagtipon-tipon upang makapagpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang ating natatanggap, lalong-lalo na ang biyaya ng simbahang ito, ang pambansang dambana ni Jesus Nazareno, kung saan damang-dama natin ang awa, grasya at pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Mga kapatid, ngayon po ay ginugunita natin ang mga santong martir na ito na nag-alay ng kanilang buhay sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Sila ay 27 martir ni Kristo na pinatay sa Nagasaki, Japan. Isa sa mga kilalang martir ay si Saint Paul Miki na siyang naging kauna-unahang Japanese saint. Ngunit, isa rin sa mga naging santong martir sa grupo na iyon ay ang Pransiskanong misyonero na si San Pedro Bautista na malaki ang naging gampanin sa pagpapalaganap ng pananampalataya sa ating bansa na nooy kakatuklas pa lang ng mga Espanyol. Matapos siyang maglingkod sa Mexico, siya ay nagmisyon dito sa Pilipinas. At isa sa kanyang mga nagawa noon ay ang magtayo ng mga simbahan. At isa sa kanyang naitatag ay walang iba kundi ang simbahang ito, ang simbahan ng Quiapo, na noon ay nag-umpisa lang sa bambu at nipa at ngayon ay konkreto na at naging dambana na rin ng mahal na poong Jesus Nazareno. At bilang mga mananampalataya, napaka-importante sa buhay natin ang isang simbahan. Narinig natin sa unang pagbasa na ang templo o ang simbahan ay lugar kung saan nananahan ang Diyos. Ito ang lugar kung saan tayo nakikipagtagpo sa Diyos, kung saan tayo ay nananalangin, sumasamo sa Diyos at umaasa na tayo ay pakikinggan ng Diyos sa ating mga dasal. At alam nyo mga kapatid, saksi ang simbahang ito, ang simbahan ng Quiapo, sa bawat luha ng pagmamakaawa ninyo, sa bawat taas ng kamay ng pagpapaubaya ninyo,
sa bawat lakad ng paluhod ng pagsasakripisyo ninyo at sa bawat salita ng pagtitiwala ninyo. Dahil sa simbahang ito, ramdam natin na may Diyos na napakabuti, tapat at walang maliw ang pag-ibig sa bawat isa. Kaya naman po sa pakikipagtakbo natin sa Diyos natin dito sa ating simbahan, tayo ay tinuturuan na maging banal, magpakabanal. Ang taong banal ay may malalim na ugnayan kay Jesus na siyang nagpapalayo sa isang tao sa paggawa nito ng kasalanan at nagpapalapit naman sa paggawa ng kabutihan sa kanyang kapwa. Sa makatuwid, mga kapatid, ang pagiging banal ay malalim ang pananampalataya at hindi mapag-imbabaw, hindi hipokrito at hindi plastic. At sa ating ebanghelyo, binigyang diin ni Jesus ang mga taong mapag-imbabaw. Ito yung mga taong nagmamalinis, gumagamit ng pangalan ng Diyos, nagsisimba ng madalas, sinisita ang mga makasalanan at may maling nagawa. Ngunit hindi nakikita ang kanilang sarili na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Nakakalungkot po, pero marami sa panahon natin ang mga ganyan. Palasimba at paladasal, pero ano ang ugali? Palaaway, palamura, nandaraya, naninirang puri, nagdadamot, nagmamataas, at di nagpapatawad. Halimbawa na lang po dito sa simbahan, yung tipong kakatapos mo lang magsimba, pag uwi mo ng bahay, chismisan agad ang aatupagin, magmumura agad kapag ika'y nagalit, at di pa rin papansinin ang mga nakaaway. At kung ganyan po tayo, at kung ganyan din ang ipinapakita natin, tayo po ay katulad ng mga tao sa ebanghelyo. Tayo ay mapag-imbabaw. Mababaw ang pananampalataya. Mababaw ang ugnayan sa Diyos. Kaya kung totoo ka sa pananampalataya mo sa Diyos, makikita yan sa pagsasabuhay mo ng utos ng Diyos, walang iba kundi ang magmahal. Dahil walang saysay ang mga ginagawa mo kung ito ay salat sa pag-ibig. Baliwala ang lahat ng ating sasabihin o gagawin kung ito ay walang pag-ibig. Ganon din naman kung ibig nating makasunod sa banal na kalooban ng ating Diyos, dapat ito ay bukal sa ating puso. Yung malalim ang ating pagnanais na makita siya, makilala pa siya, makasama pa siya, at maranasan siya sa araw-araw ng ating buhay. Kaya naman po mga kapatid ko kay Kristo, sa pagkakatatag ni San Pedro Bautista ng simbahan ng Quiapo, isa ang kanyang mithiin at ito ay ang maging banal tayo sa pakikipagtagpo natin sa Diyos ng pag-ibig. Palalimin natin ang ating ugnayan sa Diyos at sa ating kapwa at punuin ng pag-ibig ang lahat ng ating gagawin at sikapin nating sumunod sa utos ng Diyos ng may pagmamahal sa ating puso. Nawa ang simbahan ng Quiapo ay hindi lang maging lugar kung saan nakakatagpo natin ang Diyos, kundi ito ay maging daan din upang makasalo natin ng Diyos sa isang buhay na walang hanggan. Amen.
Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, walang saysay ang ating pagsamba kung hindi ito nanggagaling sa pusong tunay. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama upang gawin niyang malinis at tapat ang ating mga puso. Ang ating tugon, Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang mga namumuno ng ating simbahan naway laging gabayan ng liwanag ng Ebanghelyo at huwag nawa nilang hanapin ang seguridad sa mga makamundong istruktura. Manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Bilang isang komunidad, naway huwag nating isara ang ating mga mata sa tunay na pangangailangan ng mga mahihirap na ating kasakasama. Manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang mga may sakit, naway mapalakas sa kanilang kahinaan at mapalaya sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang mga kapatid nating pumanaw na ay magkamit nawa ng kapayapaan ng Diyos, manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Makalangit na Ama, likhain mo sa amin ang tapat na puso upang amin din mahalin at igalang ang aming kapwa na iyong pinahalagahan. Hiniling namin to sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihain ngayong ginugunita namin ng mga banal na martir. At ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo nang may katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama'y parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, kung hindi dahil sa katatagang likas,
kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayunin naman ang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, si San Juan Bautista, San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasamang martir at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bungga lang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan,
ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Inihahandog ng simbahan ng Quiapo
ang Nazareno medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno, ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 piso at ang small size ay 600 piso. Ang mga ito po ay mabili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po sa pundo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi at salamat din po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan. Ang inyong mga pamisa, love offerings, online donations sa pagpapagawa at pag-aayos ng ating simbahan at sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda, ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. At gaya nga ng sinabi ni Reverend EJ, ang simbahan ng Quiapo ang isa sa maraming simbahan dito sa Pilipinas na itinatag, ipinunla ng isang santo, San Pedro Bautista. Kaya mapapansin niyo po sa gawing kanan ko doon sa taas, nandun po ang imahe ni San Pedro Bautista. Pagkilala natin na nagpasimula ng simbahan ng Quiapo. At ipagdasal natin, gaya nga ng sinabi ni Reverend, na tayong nagpupunta sa simbahang ito, nagsimula sa Nipa at Kawayan. Ngayon, Basilica Minor at Pambansang Dambana. Natitiyak ko, natutuwa si San Pedro Bautista na yung maliit na simbahang sinimulan niya ay naging ganito. Ngunit, mas nakakatuwa na ang himala, biyaya na naguumapaw dito sa simbahang ito, lalo na galing sa Poong Nazareno, ay magpabanal sa atin. Hindi lang gumaling ang may sakit, magkapera, magkatrabaho, mag-abroad, magkasundo. Sana po ang pangunahing biyaya na naguumapaw sa simbahang ito ay kabanalan. Isang santo ang nagtatag ng simbahang ito at tayo mga deboto, tinatawag ding maging mga santo at santa katulad ni San Pedro Bautista. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglayang pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.